Napapagod na ako. Paulit-ulit na lang tayong niloloko ng mga baby boy ko. Natigil yung paghahanap ko ng baby boy dahil hindi pa kami tapos ni baby boy ng Auntie Polo. Gusto ko kasi malaman kung ano talaga nangyari sa relo ko na binigay ko sa kanya. Dahil sa kaisip ko at na-stress ako sa kanya, mahina na ako kumain. Nag-aalala na din ako sa katawan ko kasi payat na talaga ako. Kaya hanggang ngayon, konti lang talaga yung nakakain ko. Bahala na yung relo ko kung maibalik man o hindi. Kailangan ko na talagang unahin yung sarili ko ngayon at magkapera. Para may panggastos ulit ako sa bago kong baby boy. Maliban sa nagbibenta ako sa Shopee, nakikipag-meet up din ako. Ang gulo kasi ng ka-meet up ko kasi hindi niya alam kung saan kami magkikita. Bibili kasi siya ng dalawang oversize sa akin. First time ko din makipag-meet up dito sa Farmers Plaza. Di ko kasi kabisado yung lugar dito kaya ang tagal namin nagkita ni Bibi Boy. Oo, Bibi Boy siya. Ang alam ko, taga-Auntie Polo din siya kaya dito na lang kami sa Farmers nagkita. Kaya lang naman ako pumayag na makipagkita sa kanya kasi pogi siya. Sa wakas, dumating na din siya. In fairness ha, pogi si Bibi Boy. Ang sexy naman ni Bibi Boy, inabot ko na sa kanya yung order niya na dalawang oversize. Chinek na lang ni Bibi Boy kung tama yung size at ang quality ng damit ko. Mukhang nagustuhan naman ni Bibi Boy at tinanong ko siya kung tama ba yung order niya. Tama naman daw yung order niya kaya siningil ko siya agad, baka kasi magkalimutan pa kami. Magwi-withdraw lang daw siya saglit kasi nakalimutan niya wala pala siyang cash na dala. Hindi na ako nagdalawang isip na pumayag kasi mukhang mabait naman siya at saka magaan kausap. At sa kapugian na yun, hindi naman ata siya manluloko. Ganon kasi talaga ako eh, mabilis ako magtiwala lalo na pag mabait. Kinukutuban ako parang na-scam na ata ako ah. Dahil sa nangyari, natutunan ko talaga na kahit gano'ng pakabait ang ipakita sa isang tao, kapag bago mo talaga siyang kakilala, huwag na huwag kang magtitiwala. Ayos ang pormahan ni Bibi Boy number 44 ah. Nakakorean-korean ka pa ng damit ah. May bodyguard pa. Mukhang umasenso na si Bibi Boy number 44 ah. Tama talaga yung hinala ko. Malakas talaga ang kutob ko na si Brianna girl ang nag-alaga sa Bibi Boy ko. Yung friend ko nagka-uwi lang galing States. Nagpa-picture sila sa PBB house tapos nadatnan ko silang dalawa. Nagulat sila nung nakita nila ako kaya nagtakbuhan yung dalawa. Tumakbo ako para habulin sila kasi nga gusto kong malaman yung tungkol sa relo ko. Dahil sa katandaan ko, hinihingal na ako. Hindi ko na pala sila kayang habulin. Nagpalamig kasi ako dito sa Starbucks. Grabe naman mga bata ngayon eh, hindi naman marunong mag-excuse. Pahudi-hudi ka pa, nahiya ka pang takpan yung buong mukha mo. Pagkalingon ko, nahuli ko yung dalawa. Huli ka tuloy, Bibi Boy. Ito na talaga yung Matilda moments mo.